Okay, magpunta naman tayo sa rashes na walang lagnat, na hindi siya viral infection, hindi siya delikado. So, unahin na natin yung sa mga newborn, yung ganyang itsura. Pag ganyan po, dahil lang yan sa pawis ni baby o kaya sa gatas. Usually, nakikita yan dito sa leeg. O kaya naman, pag sobrang init tapos hindi napaliguan, nagkakaroon ng rashes. So, anong gagawin dyan? Actually, wala tayong bibigay dyan, wala tayong papahid. Kailangan lang laging tuyo yung party niyan. Kasi prone nga yung mula. So, kapag nakitaan nyo na nagpapawis na si baby o kaya may gatas na tumulo dyan, ipat nyo lang ng tuwalya. So, punasan nyo lang ng tuwalya. Kailangan wag ipapahid. Ano lang, pat lang na ganyan. Kailangan ba maglagay ng powder? So, hindi na. Wag na. Kasi baka malanghap naman niya yan. So, yung tuwalya, okay na po yun. And then, i-check nyo na lang siya every now and then. Kasi nga, baka lagi siyang nagpapawis-pawisin si baby. Wala tayong magagawa kung pawisin siya. Wala namang ibang remedy doon. Nasa genes na po yan. So, nung bata ka, nagiging pawisin ka. So, ganun din yung baby mo. So, ang gagawin mo na lang is, lagi dapat siyang napapaliguan every day and then lagi dapat tuyo. Kung mag-ready na lang kayo ng tuwalya niya, para kung meron po kayo nakita ang pawis o kaya merong tumulong laway dyan o kaya naman gatas, nakaready po yung tuwalya po ninyo. Minsan, meron yan sa kilikili, no? At saka sa singit-singit. Tignan nyo na lang. Okay, paano naman yung rashes na ganyan? So, pag ganyan, at meron siyang history na mga nakain na bago sa kanya, ito yung mga itlog, mani. So, tignan nyo, baka chocolate, merong mani, hindi nyo na malayan. O kaya naman, nakainom siya ng bagong gamot, lalo na yung mga antibiotics na hindi pa niya nainom before, tapos nagkaroon po ng reaction, ganyan po yung itsura ng allergy. So, ang first treatment po dyan, kailangan malaman po ninyo kung ano yung pinainom sa kanya, ano yung pinakain na bago. Actually, kahit hindi bago, baka naman kasi iba yung brand, o kaya iba yung pinagbilhan, iba yung kuwari isda yan, kumakain na siya ng tilapia dati, tapos ngayon, kumain siya ng tilapia ngayon, nagkaroon ng rashes. Baka naman, dun sa sangkap na niluto nyo dun sa tilapia ay allergic siya. Kuwari naglagay kayo ng magic sarap, allergic pala siya dun sa magic sarap. O kaya naman, yung tilapia na kinakain niya before is binili niya dun sa area na yon. And then, yung tilapia na nag-allergy siya is galing siya sa ibang area. Pwede daw yun eh. So, pwede yun. So, i-check na lang natin. Yung unang pwede nyo gawin, kung nalaman nyo na yung kanyang trigger or yung allergy niya, magbigay na po kayo ng antihistamine, pwede. So, kung meron kayong cetirizine sa bahay, magbigay po kayo. And then, sundan nyo na lang yung box. And then, obserbahan nyo si baby. Kung within 12 hours, hindi natanggal yung rashes, magpunta na po kayo ng emergency room para ma-assess siya at mabigyan din ng gamot pa. Paano naman kung ganito? Ayan, rashes or heat rash. No, katulad lang din yan nung rashes dun dahil sa pawis. Pero kung ganito po, buwang araw, ganun din ang remedy or ang advice ko po sa inyo. Just keep it dry. Wala tayong pwedeng pahid, wala namang powder na kailangan ibigay dyan. Basta kailangan tuyo po lagi. Dahil din yan sa pawis, dahil nga mainit. Dahil dun sa araw, kaya nagkaroon ng buwang araw. Last, ito. Yung mga rashes na ganyan. Tapos kapag may nagpapakonsulta sa akin, nasasabihin, lumulundag. Nag-ano daw sila. Lumulukso daw yung rashes na yan. Tapos nagkakaroon ng color yellow, na crusty lesion. O kaya yung iba dito sa ilong. So, ang tawag dyan, mama. So, yan, caused by bacterial infection. So, antibiotics po ang gamot dyan. Siyempre, hindi naman ako pwedeng magsabi ng antibiotics po sa inyo dahil kailangan resetahan po yon. So, para alam po ninyo, kung talagang mamasok po yung rashes na nasa iyong baby, magpatingin po kayo sa doktor, titignan yung sugat, i-assess, syempre mag-history taking, kailangan malaman kung saan galing yung sugat na yan, tapos ma-resetahan na po kayo ng gamot. So, yun lang. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na to.
Again, kung tigdas po yung gusto po ninyong panoorin, meron po akong video dyan. Kung hindi nyo po mahanap yung link, pwede nyo pong i-search Dr. Pedro Mam Tigdas. Lilitaw na po yan sa inyong YouTube channel. So, yun lamang. Hanggang dito na muna po ang aking video. Sana po nakapulong po sa inyo to. At huwag po kayong makakalimot na mag-subscribe sa ating channel. Sa mga hindi po nakasubscribe, pwede po kayong mag-like, mag-comment, and share itong video na to. Salamat!